Sa ngalan nga ng mga kapwa Vilmanians, talagang huminga pa ako, mga kapwa Vilmanians at mga Vilmates na talaga namang nakasama po natin last November 25 sa Grand Fans Day ni Ate V, sa tulong na rin po ng mga producers ng When I Met You in Tokyo, kung saan isa po ako sa mga naging program host doon na talaga namang nakakatuwa dahil yung tatlong organisadong fan clubs or fans club ni Ate V talaga naman nag-unite at nagkaisa sila para ipakita ang suporta at gagawing pag-suporta sa nalalapit na MMFF entry na When I Met You in Tokyo. At uunahin ko nang ang pasalamatan ang VSSI, ang Vilma Santos Solid International, sa pamumuno ng presidente nitong napakasipag naman talaga at talagang ever since ay talagang mahal na mahal natin, si Sir Jojo Lim. Yes! Sir Jojo Lim, pati na rin si Ricky Abad at mga kasamahan niya sa VSSI. And then, nandiyan din ang grupo naman ng VSFFI or ang Vilma Santos Friends Forever International, nina Willie Fernandez naman at Ed Santiago. At ang Sylvie! Oh, ang Sylvie na Silent Vilmanians na under naman po kay Ginoong Marcelino Santos. Ang daming dumating na mga tagahanga ni Ate V, mga supporters, na umaabot po ang bilang sa mga nasa 300 mula dito sa tatlong grupo na to. Ano pa yun na limited pa yun na kasi yun yung mga madali ang na-organisa. Talaga namang nandiyan lang na mga kaidara natin yung ilan, pero siyempre may mga nanay na rin ako nakita. Mga nanay ko na ang halos ang nakita ko doon. And meron ding mga Gen Z, mga bata kagaya nung dalawang naging co-host namin na sina Marina at saka si si Marina, nasaan na ba yun? Pangalan. Yan, si Marina Silva at saka si Caroline Acosta na naging co-host din namin ng kaibigan at kapatid na si Morley Alinion. Ang saya-saya namin talagang bantering-bantering at nagpapatawa dun sa mga Vilmanians. Ngayon, sa tulong na rin po ito ng mga producers ng When I Met You in Tokyo na gaya ni na Ma'am Reggie Magno, Tita Reggie, si Rowena Jamaji, at saka si Karishma Gidwani ng JG Productions. Ito nga po yung producer, talaga namang napakabongga kung sumuporta at talaga mag-engage sa mga ganitong activities concerning Vilma Santos and the rest of the cast. Na ang pumunta po doon ay si Christopher De Leon, si kapatid na Lynn Cruz, at ang makulit nitong ex-boyfriend, asawa niyang si kapatid na Pipo Tirso Cruz III, na nakipagkwelahan pang sayaw-sayaw doon sa mga kaidara niya. Tawad-tawa ako. And of course, ang ating baby na si Jan Gabriel na alaga naman ni Daddy Wawi Rojas. Na supposedly kakanta pa si Jan, pati na rin si Ate V at saka si Yetbo, si Brother Bo. Kaya lang, may yung aming technical aspect na yung sound system and everything, hindi nakisama sa amin kasi parang mga ngongo yung sound at saka hindi nagpi-play yung mga... Kasi ngayon, di ba, parang kailangan mo na USB or what, hindi na masyadong gumagana yung mga CD-CD. But anyway, ang chika pong ito, doon natin nakita ang talagang Vilma Santos na kung paanong humarap, kung paano mag-estima ng kanyang mga tagahanga since way back, sabi ko nga po natin, 60 years na sa industriyang ito, ang isang Vilma Santos, ang isang Queen V, box office queen, Grand Slam best actress, icon, legend, lahat na magagandang description na ipupukol sa isang natatanging alagad ng sining ay talaga namang karapat dapat na mapunta or maikabit sa pangalang Vilma Santos. Ang saya-saya nung gabi na yon, nung hapon na yon na ilang oras din kasi talagang si Ate V sa tulong ng kanyang kapatid na si Ate Emeline Santos at ang anak ni Ate Emeline na si Carla, maraming salamat din sa inyo kasi talagang ako bilang host doon na talagang kilala ko na ang pulso ng mga tagahanga dahil ako myself is a tagahanga. And kahit talagang sinasaway ko na sila, ino-okray-okray ko na sa paraan na alam ko bilang host, talagang hindi mo talaga makokontrol or hindi mo talaga basa-basa maaawat kasi talagang after six years, noon lang nagkita-kita ang mga tagahanga na ito ni Ate V na nanggaling pa sa iba't ibang lugar, Rizal, Batangas,
Lipa, marami, Mindoro, may mga ganun pinanggalingan sila kasi bago pa dumating si Ate V, nag-i-interview na ako ng mga ibang members na iniikot ko habang kumakain that time. And nakakatuwa na talagang ako, hindi dahil Vilmanian ako at bias ako sa sasabihin kong ito. At sana sa ibang-ibang artista, na mga batang artista lalo na nakakanood nito, or yung mga bagong Cebol na mga Gen Z fans na sumusuporta sa mga artistang bata ngayon, sana manahin man lang nila ang ganitong klase ng fanatisismo or fanaticism or pagsuporta sa mga iniidolo na ninyo. Kasi makikita mo talaga yung organisasyon, nakikita mo talaga yung, alam mo yon, through the years, kung ano yung nilakbay ng isang Vilma Santos, sumabay at sinabayan ito ng mga tagahanga niya. Kaya naman si Ate V talagang, wow! Alam nyo ba, may pictorial kami ni Niyong, si Niyong na inaanak ni Ate V, na tuwan-tuwa din kasi kinis pa siya ni Ate V, o siya at kinilang-kilalang kilala siya, no? Na may pictorial kami dapat doon kay Niyong kasi nga sabi ko nga po sa inyo mga kapwa Vilmanians and Vilmates at mga ibang subscribers dito, ang anak ko po very soon ay ihingi ko po ng suporta sa inyo kasi po pipirma na po siya ng kontrata under Star Pop, isa po yan sa mga subsidiaries ng Star Music kasi siya po ay natuklasan at kinuhang rapper at 12 years old po siya, ha? Siya ang nagsusulat ng mga kanta, o diba? Pag Vilmanian ka, talented ka talaga. But going back to ATV, talagang nasaksihan namin yan na supposedly may pictorial kami ng 4:30 or something. Alam mo, nag-delay pa kami kasi hinintay talaga namin, sinabayan talaga namin si Ate V na walang, na walang kapaguran, nagtiyaga, na pumipirma ng mga posters, t-shirts, sombrero, mga lumang photos, magazines, at kung ano-ano pa na nasa harap niya, pinipila talaga namin yan. Pirma-pirma si Ate V. Sabi ko, nakakapagod kasi isa na siguro si Vilma Santos sa mga nakita kong celebrities na actually sa showbiz si Ate V lang ang nakita ko kasi sa sports may mga nakita ko yan kay Jaworski, nakita ko yan kay Alvin Patrimonio, ha, na talagang halos naubos na yung mga tao dun sa gym or sa venue na naglaro sila, tinatapos sila hanggat may nagpapaperma. Ganun na ganun si Ate V. At maluloka kayo. Sabi ko nga kay Ate V, hawak-hawak ko pa mikropono habang perma-perma siya doon. Sabi ko, Ate V, kakaiba ka, ha, pang World Guinness ano ka, record ka, kasi yung stroke niya doon, pag pumiperma siya, same na same, hindi nagbabago. Kaliwete pa yan si Ate V, ha. Kung ano yung perma niya doon sa isa, sa lahat, kung 100 plus 300, sabi ko nga 300 plus yung mga Vilmanians na nando doon, sabihin na lang natin kalahati yung nagpaperma sa kanya. Ganun na ganun pa rin yung stroke. At ang pinakabonggang a classic example kung mabibigay mga ka-team ang Beta Ball, yung nung 1990 po, nag-graduate po kasi UP Diliman Mass Communication, na ang thesis ko ay historical and comparative study ng mga movies ni Vilma Santos at Nora Honor from 1970 to 2000 at ang kanilang significant role sa development ng Philippine movie industry. O, taray ng ano ko, ha, mataas ako noon kasi honor graduate, alam mo na. So yung perma niya doon, although with the same ano, with all respect kay Ate Gay, ganun din naman, di ba? Pero episode dito ni Ate V. Anyway. Yung perma niya doon at saka yung pinapirma sa kanya ni Niyong na sombrero at saka po, parehong-pareho. And that was 1990 pa. Eh, isipin mo pa yung mga luma na siguro noong mga 70s, 80s pa. Ate V, ha, alam mo na, 70s, 80s. Pero 35 lang po tayo, alam mo yan. And, parehong-pareho. Kaya nga sabi ko, siguro through the years talaga, no, kung talagang you're very sincere, and very, alam mo yon, dedicated sa craft mo, tapos napaka malapit mo talaga, hindi mo tinaturing na mga fan mo lang sila kundi mga kaibigan na rin katulad ko. O dati fan lang ako, pero ngayon hindi lang kami magkaibigan ni Ate V, magkumare pa kami. O di ba, talaga namang kahit saan kami magkita, kung kailan man kami nagchichikahan, lagi niyang kinukumusta ang inaanak niyang si Niyong, ni Jose Nio Ambert Nabus. O, di ba? Inanong ang pangalan ng anak ko. And, ang saya lang, kaya Ate V, lahat kami, nangako sa'yo, at talaga namang in our little ways, may mga inuorganisa na at
Salamat din kina Ma'am Reggie Magno, kasi sabi nila mag-coordinate lang daw po kami sa kanila para sa mga plano nating black screening para sa nalalapit na showing ng When I Met You in Tokyo, na isa po sa mga 10 entries ng Metro Manila Film Festival this coming 2023. O, taray na! At ang mga fans, itong galing sa tatlong fan club na to, mula sa grupo ni na Jojo na VSSI, ni na Willie Fernandez na VSFFI, at saka ni na Marcelino na Sylvie, ay nangako talaga na hindi lang black screening ang gagawin nila, dahil come December 25 hanggang mag-end ang festival ng January 7, hindi lang daw isang beses, dalawa o tatlong beses nilang papanuurin at susuportahan ng paulit-ulit ang When I Met You in Tokyo. And on that note, pansamantala po kami magbabay. Magkikita-kita tayo sa mga sinihan December 25 When I Met You in Tokyo. Maraming salamat, Ate V, mahal ka namin, Christopher De Leon, Tirso Cruz III, Ate Lynn Cruz, Jen Gabriel, Darren Espanto, si Cassie Ligasfi, si Kakay Bautista, Miss Jean Alahar, at marami pang iba na kasama nila sa pelikulang ito mula po sa JG Productions. Ako po ang inyong lingkod, Papa Unbettable, Ambet Nabus. Nagpapasalamat dito lamang sa Unbettable Channel. Mga Vilmes, Ate Vilmanian, kina Marina, o diba kina Caroline, kapatid na Morley Alino, at mga nakasama ko nung haapon na yon. Thank you sa inyo.